Hindi lang sa pag-aalaga ang trabaho ng isang caregiver. Siyempre, trabaho din niya ang linisin ang kapaligiran ng pasyente. Kakatapos ko nga palang paliguan yung alaga ko. Pagkatapos ko siyang pinaliguan, binihisan ko siya at then inilipat ko siya sa wheelchair. Ako lang talaga ang nagpapaligo sa alaga ko. Ako lang din ang naglilipat sa kanya papunta doon sa bath chair. And from bath chair to the bed. Mahirap kasi pag dalawa kami ang nagbubuhat sa kanya. Iiyak talaga siya. Siguro hindi kami magkapareha ng puwersa nitong kasama ko dito. Kaya ayun, masakit yung hip niya kasi siyang dislocation. Siguro din sa tagal na namin magkasama, alam ko na kung paano siya kargahin. May mga teknik akong natutunan para hindi ko siya masaktan. At kahit sa pagpalit ng diaper, naiiyak din siya. Pero ewan ko ba pag ako ang humawak sa kanya, hindi siya naiyak. Ewan ko ba sa batang ito, pag narinig niya lang yung boses ko, tuwang-tuwa siya. Kaya nahihirapan akong iwan itong batang to na pamahal na sa akin. Balik tayo sa paglilinis, nag-vacuum nga pala ako dito. Nagwalis, nag-mop, nagpagpag ng mga alikabok, nagpalit ng beddings. Yung iba hindi na na-videohan. Naalala ko na lang kasi nitong patapos na. Gusto ko nga palang i-content. Kaya itong bandang huli na lang yung aking binidyo. May isa pa akong i-share sa inyo. Kapag pinapaliguan ko nga pala si alaga, kinakantahan ko siya ng The Greatest Love of All. Siguro nasa mga 5 beses ko siyang kakantahin hanggang sa matapos ko siyang paliguan. Sa ganito kasing paraan, nakukuha ko yung attention niya at wala siyang ginagawa kundi ang tumawa. Kaya ako, pagpapaligo sa kanya, natutuwa rin ako. Hindi siya iiyak kapag hinihiludan ko siya. Pero kapag hindi mo siya kantahan, nagre-reklamo siya, nagsisigaw. Yun ang isa sa mga tekniko. Kumbaga, dinidistract ko siya pamamagitan ng pagkanta. Sa lahat ng bagay na gagawin ko sa kanya, basta may kinalaman sa paghawak sa katawan niya, kinakantahan ko talaga siya ng kung ano-ano na lang. Para madistract ko siya, hindi niya maisip kung may mararamdaman siyang sakit. Kasi talagang yung dislocation niya is grabe. Di na nga niya na-i-stretch yung kabilang paa niya dahil nasasaktan siya. At kailangan dahan-dahan lang ang paghawak. Pag caregiver ka, dapat may empathy ka at may tender loving care. Pag nag-aalaga kayo guys, isipin niyo yung kalagayan ng inaalagaan ninyo. Ilagay niyo ang sarili niyo sa kanyang sitwasyon. Sa ganung paraan, gagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Iniisip ko kasi, what if ako ang may ganong nararamdaman? Ayokong masaktan. Kaya ang ginagawa ko, gentle touch talaga. Kasi pag nasasaktan siya, nasasaktan din ako. Kaya itong alaga ko, pag ako ang humahawak sa kanya, natutuwa siya. Kita talaga sa mukha niya na nakangiti. Alam niyo guys, maipagmamalaki ko talaga. Itong alaga ko, naturuan ko siya. Turuan ko siyang mag-tap sa aking kamay. Pag sinabi kong tap my hand, aba, tap talaga niya yan at bibilangan ko siya. Hindi siya hihinto hanggat hindi ako tapos magbilang. Isa din sa napansin ko sa kanya, kapag takot siya, sinya nandyan ang kamay ko. Kanya yan, nararamdaman ko talaga ang grip. Para bang may connection kami sa isa't isa? Kaya nahihirapan akong bitawan itong alaga ko. Siguro dahil sa sobrang tagal na naming magkasama, para ko na rin itong anak. Parang nakakabatang kapatid ng anak ko. Mamimiss ko talaga itong batang ito. Ayan, papalitan ko na yung underpads. Ginamit ko kasi yan nung pagkatapos ko siyang paliguan para hindi mabasa yung bed niya. Pagkatapos kong palitan yung kanyang underpads, inayos ko na rin yung kama niya. Inayos ko yung blanket. Tapos pinalitan ko na rin yung kanyang suction liner, tubing at catheter. Kasi nagpapalit ako every other day. Pinalitan ko na rin yung Farrell bag niya para mamaya pag start ng feeding, yung nurse i-prepare na lang niya yung gatas.
At ako naman pupunta na sa kusina para magluto. Magluluto ako ng aming pangtanghalian. Pagkatapos kong magluto, kakain na, mag-rest ng konti, maligo, mag-rest ng mahabang oras. Kasi pagka alas 9 ng gabi, ako na naman ang papalit. Pero noon guys, nung wala pa kaming nurse, ako lang talaga ang nagtatrabaho sa loob ng 24 hours. At napakahirap noon. Wala talagang tulugan. Dahil nga sa kondisyon niya, hindi pa siya naoperahan, maya't maya bumababa ang saturation niya. Kaya kailangan bantayan, naka-standby ang oxygen. Ngayon sa awa ng Diyos, nakakatulog na siya ng maayos habang naka-BiPAP. At ako naman, nakakatulog na rin. Kahit 4 na oras lang, okay na ako. Noon, nung wala pang nurse, hindi talaga ako nakakalabas. At alam nyo ba na experience ko noon? Nakiusap ako sa amo ko na pupunta lang dito ng maskar. Habang naglalakad ako guys, para akong matutumba. Dahil siguro sa ginagalawan ko dito, kumbaga yung parang nasa kulungan ka, tapos nung nakalabas ka ng napakalawak na lugar, para kang nalulula. Anong naramdaman ko noon? Sabi ko sa sarili ko, ganito sigurong nararamdaman nung nakakulong. Yung konting espasyo lang yung nagagalawan mo. Kaya thankful talaga ako na meron ng nurse na karelyebo ko. At least ngayon, nakakalabas ako. Kahit 3 hanggang 4 na oras lang, okay na. Pero hindi rin naman araw-araw. Kumbaga sa isang linggo, isang beses, yun na bali ang off ko. Mga 4 na oras. Isang beses guys, matagal akong nakauwi. Ba tinawagan ka agad ako ng amo ko? Nasa na daw ako, wala daw siyang tiwala sa nurse na nandito. Bago kasi sa paningin niya yung nurse. Ganyan kasi sila dito kapag bago pa. Hindi agad-agad magtitiwala. Kaya pinamadali niya akong umuwi. Ako naman, umuwi agad ako. Sarap pa naman maglaro ng bowling. Yun yung time na naglaro kami ng anak ko ng bowling. Pagdating ko dito, naabutan ko talaga ang alaga ko na iyak ng iyak. Nagtaka yung nurse, wala naman siyang ginawa, pero iyak ng iyak. Pero nung narinig niya yung boses ko, huminto siya ng iyak at ngumiti. At paglapit ko sa kanya, nagsasalita siya na para ba siyang nagtatampo. Ayun, kinomfort ko siya. Kinausap, hanggang sa ngumiti na siya. Ayun, okay na, huminto na ng iyak. Kung ano-ano na nga lang daw pinapatugtog nila pero hindi daw talaga tumigil. Nagayuma ko na yata itong alaga ko. Dahil nga dito sa nurse na karelyebo ko, nakapag-aral ako. Kasi nga, nandyan siya, magbabantay. Hindi nga pala alam ng amo ko na nag-aaral ako. Pagkakaalam nila, nagtitraining ako sa isang programa ng Hamad. Kasi tinawagan siya isang beses na kailangan ko mag-training. Ayun, pumunta ako dun sa training. Pero sinabi ko sa kanya na ang training is matagal matapos. Kaya pinapayagan niya akong makaalis kada Friday. Hindi niya alam, nag-aaral ako hanggang sa nakagraduate. Ayun, ang dami ko nang naikwento. Isa pa pala akong kwento. Tulad kahapon, paalam ako sa amo ko na lalabas ako. Kasama ko kasi yung anak ko. Binilihan ko siya ng gift kasi nung last birthday niya hindi ko siya nabigyan. Kaya kahapon lang, bigla na lang ako nakareceive ng message ng amo kong babae. Sabi niya, keep an eye daw sa alaga ko. Wala kasi sila dito ngayon. Nasa Belgium sila. Silang lahat. Balik kami lang ng alaga kong naiwan dito. At si Vanji. Kaya ayun, umuwi rin ako kaagad. Tama na ang kwento. Ang hirap pala mag-edit guys. Saan-saan napunta yung aking kwento, pasensya na po. Patalon-talon. Kailangan ko kasing gumawa ng mahabang video. Inutusan ako ni Lolo. Dami niyang utos. Dami niyang inuutos. Hindi nagbibigay ng reward. Marami pa naman sana akong ikukwento. Kaya lang, baka matapos na ang video, hindi pa matapos yung kwento. Kasi nasa mga 4 minutes na lang. Ayan guys, pagpatuloy ko na yung aking kwento. More than 11 years na nga pala kami magkasama nitong alaga ko.
Kaya parang alam ko na kung anong nararamdaman niya, kiramdam niya, gusto niya, ayaw niya. Kahit hindi siya nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang iyak, nadidistinguish ko kung alin ang iyak niya na nasasaktan, may masakit, gusto ng lambing, naghahanap ng attention, at kung ano-ano pa. Iba nga rin naman ang samahan namin ito. Kumbaga, 24 hours talaga kasama. Mawala lang sa tabi niya na mga ilang oras at mahaba na yung 4 hours at bihira lang din yun mangyari. Kaya siguro ganun, nababasa mo ang pakiramdam niya, ang damdamin niya. Ang gusto ko lang dito sa alaga ko ay masayahin talaga siya. Wala siyang nararamdamang sakit. Ngingiti lang yan siya at tatawa pa. Ayan, tinawag ko na sila kasi mag-aalauna na, mag-start na ng feeding. Kaya transfer na namin siya. Sa pag-transfer sa kanya, galing sa wheelchair. Kailangan ko na ng katuwang kasi nga nagaling sa mababa. Sobrang bigat. Unlike yung galing sa bed, ibaba mo sa wheelchair, mas magaan. Pasensya na, tinakpan ko yung mukha nila. For privacy purposes. Ayun lang guys, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na mga video. Sana hindi kayo magsawa. Bye bye, God bless everyone. Ingat po kayong lahat.